taste ng abot kamay na pangarap. Nagluto itong sinigang si Lynette at pinakitikim ito ni Carlos. Inutusan ito ni Lynette si Doc Carlos na kukunin ng painkiller dahil masakit ang tiyan niya. Sinadya ito ni Lynette para makakila siya at nilagyan ng lason yung saboni ng sinigang para mahimatay itong si Doc Carlos. Habang nalipit ng pinggan si Lynette, hindi na nagsalita si Doc Carlos at ito'y nakatulog na. Dali-dali itong hinuha ni Lynette yung bag niya at dali-dali itong tumakas. Nakalabas ito ng bahay si Lynette at nakita niya si Armand. At agad itong humingi ng tulong at pinaalam niya na masamang tao itong si Doc Carlos. At pinatid siya sa presinto para isumbong itong si Doc Carlos sa mga ginawa niyang kasalanan. Samantala naman, may tumawag ito ni Harry na unknown number. Narinig ng manindok Annaline na tinatawag ni Harry ang pangalan ng daddy niya. Nagulat si Annaline at baka alam ni Harry na saan dinala yung nanay niya. Natuloy man ang pagtakas ni Lynette at ito'y sinumbong na si Carlos sa mga pulis at ito'y dapat managos sa kanyang mga kasalanan at ito'y ikulong niya sa pagkidnap niya. For more updates sa abot kamay na pangarap, don't forget to subscribe.